Welcome to my YouTube channel, Bern Villarama. So at this point po mga kaibigan, pasalamatin ko po muna ang aking mga followers, ang aking mga viewers, ang aking mga subscribers na patuloy pong sumusuporta sa akin pong YouTube channel. So this time mga kaibigan, hindi po mga halaman na pag-usapan natin. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano po ba magluto nitong napakasarap po na kari-kari po. So may mga sekreto po yan para mas mapabilis po yung proseso ng pagluto natin, para mas mapabilis po yung pag-prepare ng ating kari-kari po. Napakadali lamang po mga kaibigan. Ang una po natin gagawin is palambutin po natin yung balat ng baka at saka yung buntot ng baka. Okay, yun po ang pinaka first step. And then syempre hugasan nyo muna. Then kapag lumambot na po yan, ay mag-prepare na po tayo nitong mixture ng ating kare-kare mix. So maglagay po tayo ng 2 cups of water dito po sa ating bowl na paghaluan po nitong ating kare-kare mix. So ganyan po ang proseso natin mga kaibigan, no? I-mix muna natin yung kare-kare powder mix dito po sa water para pag ihalo natin mamaya doon sa ating kare-kare na, so mas mapabilis yung pag-dissolve. Okay? So, yan po, dalawang kare-kare mix powder po ating inihalo dito. And then, kailangan po natin yan i-lusawin, okay? Stir na mabuti, haluin na mabuti para matunaw po yung ating kare-kare mix, okay? Yan po ang, actually, itong kare-kare mix na ito, templado na po ito mga kaibigan. Kaya yan po ang pinipili ko. And then, mild or moderate lamang po yung apoy para hindi naman po siya masunog, okay? And then, dahil na i-prepare na po natin yung kare-kare mix, ito na po yung mga gulay na kailangan po ng ating kare-kare. Slice talong, and then may ting slice na puso ng saging. Mas maganda yung fresh na puso ng saging. Meron din tayo dito ng sitaw. Ayan, napaka-presko po ng sitaw na yung mga kaibigan. And then, ito pong ating pechay, no? Isa po yan sa napakasarap po sa ating kare-kare. Ito naman yung mga ipapangsangkap, sibuyas, bawang, garlic din. Meron tayong dahon ng sibuyas. And then, kailangan natin maglagay ng konting oil lamang po dito sa ating paglutuan ng kare-kare. And then, para igisa po natin yung bawang at saka yung sibuyas. Okay? So, ito siya. Kailangan na ipa-brown-brown natin yan mga kaibigan para lalabas yung kanyang napakabangong amoy. Then, kapag tapos po natin yan, gisa, ilunod na po natin yung malambot na balat ng baka. And of course, yung buntot ng baka. Ayan. And then, ang gagawin natin next is takpan. Then, pakuluin muna natin. So, dito ako nagluto sa labas ng aming pamamahay. And then, ayan. Pagkatapos kumulo na yan, ilunod na po natin yung na-mix na po natin na kare-kare powder ahead of time. Ayan. Para sigurado po siyang ma-dissolve. Okay? So, yun po ang aking technique sa pagluto po ng kare-kare. And then, ilunod na po natin yung slice na itong puso ng saging. Okay? Kayo ba ay may puso pa? O ako may puso pa ako? Then, takpan natin. Then, palalambutin po natin mga kaibigan. At kapag lumambot na po ang ating puso ng saging, saka po natin ihalo itong slice na talong. Ayan. Yung slice ng talong na yan, madali lang po yan maluto mga kaibigan. I-slice ng talong, isabay po natin yung in-slice po, pinuputol-putol po natin ng mga sitaw. And then, pagkatapos, isunod natin yung petsay. So, kung napapansin nyo po mga kaibigan, sinabay-sabay ko po sa paglunod ang talong, sitaw at saka itong dahon ng petsay. Mabilis lamang po yan maluto mga kaibigan. Then, dahan-dahan po natin i-mix para sabay-sabay maluto. And then, takpan ng for about 5 minutes. Okay? So, ganyan lamang po kadali ang proseso. Eto na po, ready to serve na po ang ating napakasarap na kare-kare. Okay, napakabilis po ng ating pagluto dahil unang-una, nilaga, pinalambot muna natin yung mga karne ng baka. Okay? Para hindi po tayo matagalan. Pangalawa po, nakaprepare na po lahat ng mga panghalo. Okay?
Yung mga gulay, mga kaibigan, po, pwede po natin i-steam po yan ahead of time. Then ihalo na lamang po natin sa kare-kare kapag naluto na po. Okay? Pero ako kasi, hindi ko na po siya ini-steam. Diretso ko na po siya nilunod. Okay? So yun po ang aking proseso or technique. Ayan, tignan niyo po yung sabaw. Napaka-lapot niya. Tamang-tama lamang po ang lapot niya. And then yung lasa niya dahil yung kare-kare mix, timplado na po yung mga kaibigan. Anyway, kung medyo matabang siya, meron naman din po tayong pang-alternate dyan, mga kaibigan, dahil ang isa po sa pinaka-partner talaga ng kare-kare, ito pong napakasarap na alamang, mga kaibigan, pero hindi po lahat hiyang sa alamang. Kaya po ang aking kare-kare ay templado na po yon, mga kaibigan. Ayan po, napakasarap at napakalambot po. Talaga pong naglalaway na po ako, mga kaibigan. Napakasubukan nyo po yung ganitong proseso ng pagluto, ay sigurado po ako, check. Hahanap-hanapin po ng inyong mga anak. Thank you so much, mga kaibigan, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. God bless us all.